Welcome to my YouTube channel, Tony Su Vega, your feng shui guru at paranormal expert. Bago natin ituloy ang ating content, binabati ko ang lahat ng mga subscribers natin, likers, followers, supporters natin. Lalo na yung mga nagko-comment natin sa ating YouTube channel, Tony Su Vega, sila Ronnie Serpa, Josie Katindig, Irene Benobra, at marami pang iba. Sana patuloy ninyong suportahan ang ating channel, Tony Su Vega. Dear Diary from Taguig, Philippines. Dear Diary, natuwa ako nang matanggap akong choir member sa simbahan na kinaaaniban ko sa sukat Muntinlupa. Marami akong matututunan dito. Voice culture, voice lessons, enhancement, pagbabasa ng notes. Ang choir president namin, si Dory, ay isang music teacher sa grade 10. Magandang kayumangging kaligatan si Dory. Ala Venus Ra. Weakness at fetish ko ang ganitong uri ng beauty. Lumukso ang dugo ko. Tinawag niya ako. Cheng, halika rito. Kantahin mo na yung gusto mong song para malaman ko kung bariton ka ba o tenor ka ba o iba pa. Inawit ko ang Can't Help Falling in Love with You. Nasa kalagitnaan na ako ng aking pag-awit nang mapuno ako na umiiyak si Dory. Huminto ako sa pag-awit o sa pagkanta ko. Sabay tanong, Miss Dory, bakit ka umiiyak? Wala. Wala. Ituloy mo na lang ang kanta mo. Itinuloy ko ang pag-awit ko at tinapos ko iyon hanggang dulo. Nilapitan ko siya at sinabi niya na maganda ang timbre ng boses mo. Parang Michael Bublé na balladeer. Naging close kami ni Dory. Marami siyang itinuro na voice technique sa amin. Sa akin. Minsan, iyaya ko siyang magmerienda sa Starbucks. Pinaunlakan naman niya ako. Pagpasok namin sa loob ng Starbucks, inalalayan ko siya at nahawakan ko ang kamay niyang malambot. Napapitlag siya. Gusto niya na parang naaasiwa siya. Bigla niyang binawi ang kamay niya sa pagkakahawak ko nito. I'm sorry. No. It's okay. At inalalayan ko na nga siya hanggang sa loob at tinanong ko kung anong order niya. Cafe latte tall at cinnamon bread. Nakailang beses din kaming kumain sa labas, minsan sa mall. Minsan pupunta pa kami ng Tagaytay upang kumain lang doon. Sakay ng kotse kong Avanza White. Naging kami ni Dory after 2 months. Sumama siyang mag-motel sa akin sa isang motel sa Cavite. At naulit nang naulit iyon. Halos ilang buwan naming ginagawa yon hanggang sa magsabi siyang, buntis ako. Anong balak mo? Makasala tayo. Yon ang hinihintay niya na sabihin ko sa kanya. Naikasal kami. Ng isang simpleng seremonyas lang.
Nag-honeymoon kami sa Palawan, sa isa sa mga sikat na hotel doon. Masarap. Masaya ang naging pagsasama namin. Naipanganak ni Dory ang panganay namin na si Celine. Hindi na ito nasundan. Namatay si Dory. Nagkaroon ng komplikasyon ng panganganak niya. Buhay naman ang bata nang inilabas niya. In-incubator ito ng mahigit na 2 buwan. Ngayon, dalaga na si Celine. At ikakasal na siya sa boyfriend niyang French. At sa Lausanne, Switzerland na sila titira. Naiwan akong mag-isa sa bahay namin sa Alabang. Kasama ng alaala niya at ng kanyang mami. Itinuon ko ang loob ko sa pagpapiano at ang pagtugtog ko sa aming simbahan. Lubos na nagmamahal. Rolly Cheng.